Redo in her keynote talked about yung mga unseen barriers that women face. And some of these are, you know, in a room, in a meeting room, and they're talking about who they're gonna promote. Pag babae ka, biglang it's taken into consideration na ito, mabubuntis, right? And it's not always the men doing the talking. Sometimes it's also your fellow women saying that it's a disadvantage to be a woman. In fact, putting those barriers. Many of our audience members are young and they're also trying to navigate their own industries, which tend to be male-dominated. What would be your advice for them? Ako, may pinaka-example ako dyan, kumare. Kanina pa namin pinagtatalunan kung paano niya ako i-address dito eh. Sabi ko, kumare, ayaw niya. Pero may example ako sa inyo dyan. I think very pronounced yung barrier na yun. So during the elections, I was not doing well in the surveys, diba? So we were doing a lot of focused group discussions. And one of the, parang one of those, parang, ang tawag, parang may mga subset ng mga ini-FGD. Tapos yung isang subset were women who will not be voting for me, who did not intend to vote for me. So they were being asked, each of them were being asked, why are you not voting for Lenny Robredo? Ang sagot nila, kasi babae siya. Mahina. Babae yung sumasagot, ha? But babae siya, mahina. So talagang yung biases against us, parang sobrang ingrained from the very start. I think nag-uumpisa siya sa child rearing. Very, very cultural yung biases against women. Parang kahit sa sarili natin, mga pamilya, hindi ko nilalahat, pero parang kadalasan, yung child rearing, yung paghahanda sa lalaki will take on leadership roles. Yung paghahanda sa babae will take on supporting roles. Diba? Halimbawa, pag tinitrain yung mga anak natin, lalo na, I think now we're better off, pero lalo na dati, parang yung mga lalaki, excuse to do household chores. Yes. Pero yung mga babae, hindi, kasi piniprepare for the future. Doon yung nag-uumpisa eh. Yung biases doon nag-uumpisa. And nadadala. Nadadala siya. Mahirap magkaroon ng isang sagot lang. Pero siguro yung pinaka-advice ko lang, yung believe in yourself. Na ako sobrang introvert. Sobrang introvert na parang napilitan, naitulak lang ako sa isang mundo na wala akong kaalam-alam after my husband died. Kung kilala niyo ako from before, I was the least likely. I was the least likely to join politics. Halimbawa, when I was in school, I was doing well academically, pero I never ran for student council. Parang I was active in extracurricular activities, pero I preferred roles na would take me to the backseat. Hindi ako gaya mo. Ito si Lynn, leader to. Ako hindi. Ako, I was the opposite of that. Pero sometimes kasi nilalagay tayo sa posisyon na wala tayong choice. So ang pinaka-advice ko lang, pag nilagay tayo sa posisyon na ganyan, i-grab na natin yung opportunity. Pero it's not, ako wala naman akong ambisyon ng anything. Pero paminsan na itutulak ka na a lot of people are depending on you. O a lot of people are pinning their hopes on you. Hindi ka na pwede magsabing hindi kasi nahihiya ako. Iba-iba. Iba-iba yung tayo. Parang ang iba parang assert yourself. Madali lang yung sabihin dun sa mga hindi mahihiyain. Pero ako alam ko, yung where I'm coming from, alam ko na napakihirap yun. Ang frustration sa akin, nung nanay ko, yung mga tao nakapaligid sa akin, parang they felt like, parang I could do more kung hindi lang ako mahihiyain. Pero if you are in a position where wala ka na magagawa, gawin mo na lang yung pinakamahusay mo. I actually wanna jump on that because one of the biases about leadership and power is that it's very male defined. By male defined, it means that these are stereotypically male qualities.
kanwari, yung pagiging assertive, yun lang yung klase ng leadership na alam natin. But but they say women, for example, nung pandemic, actually, if you're under a female supervisor, mas okay yung mental well-being mo. Kasi daw, yung mga female supervisors, generally, mas grabe yung empathy nila for their employees, which is what they needed at the time. How do you think we can challenge these biases? Because obviously, these are ingrained biases. But for those of us who are not yet in a position, how can we push back these very traditional definitions of what's considered power or what's considered a strength? Yung sa akin kasi, paminsan very visible yung pagiging dominant ng lalaki, 'di ba? Yung physique nila, yung boses nila mas malakas. Pag malakas yung boses ng babae, hindi ka okay, 'di ba? Yung pagdamit natin, yung the softness in our gestures, parang 'yun yung nagtutulong sa lalong pag-solidify ng biases. Pero ang dapat kasi hina-highlight din natin, siguro in a sense, mukhang weaker tayo pagdating dun sa mga sinabi ko, pero stronger tayo in so many other things. So yung sa akin, hindi makikipagkumpetensya sa lalaki. Kasi yung sa akin naman, yung feminism, yung gender equality, it's not the battle of the sexes. Pero it's equalizing the landscape. Gusto sabihin, marami tayong mas malakas tayo kaysa sa kanila eh. Bakit hindi natin yan i-highlight? So halimbawa, paghahanap ng trabaho, totoo na hindi nangangalak yung mga lalaki, pero mas mahusay naman yung babae. Halimbawa, sa judiciary, I was talking to some of the justices. Sinasabi nila na ang ano namin ngayon, ang mas gusto na namin, yung mga female judges, kasi yun, mas empathetic, mas yung less prone to corruption. Maraming mga bagay na mas mahusay tayo kaysa sa kanila. Pero ganun nga yung sinasabi ko na it should not be seen as a battle between men and women, pero for us to highlight where we are better at compared to them. My question was, so simple lang po. In your everyday life, how do you find that soul in life? Everyone who knows me, alam na calmness is my superpower. I don't get easily flustered. Hindi ako, parang I don't take things personally. Hindi. na-practice ko na yung not to react on impulse or not to overreact. Pag yung superpower na yon, I think it clears the mind and gives peace to your heart. So sa akin, pero ito, having said that, when I was vice president, it was both good and bad. Good in the sense na sa sarili ko, hindi ako apektado. Pero bad in the sense that I wasn't able to respond to the disinformation in the manner that I should have. Halimbawa, ang daming kasinungalingan na tinatapon sa akin. Ang instruction ko sa opisina, do not dignify. They are not true anyway. But we realized too late that it was the wrong response. Because when we did not offer an alternate narrative, pinaniwalaan yung narrative nila. And when we realized that was the case, it was too late already. Pag sinabi kong too late already, because of how social media works. Social media works by algorithms. So kahit nagfa-fact-check ka, ang fact-checking mo, nandun na lang sa echo chamber mo. So, kaya ako sinasabi na hindi din siya, parang beneficial siya. Gusto sabihin, yung question mo na how do I preserve my soul, siguro yon na hindi ako, parang wala akong victim mentality.
tingin ko kasi marami akong nakaka-come across na may victim mentality. And it's sad. Yung parang may nangyayari, may sinabi yung ibang tao, parang you always take it personally. Sa akin, wala ako na. Wala ako na. Even if things are said against me, lagi ako naghahanap ng reason kung bakit nila yung nasabi. Parang ako pa yung nag-justify for them. And I was like that ever since. Hindi lang siya ngayon na politiko na ako. Even when I was younger, ganun ako. And I think parang okay siya for self-preservation. Pero yun nga, masyadong yung iba na fo-frustrate sa akin kasi parang dead ma to the max ako lagi. So the state of our country gives us at times frustration and anxiety. Where do you get the strength to love our country? What advice can you give us Filipino women so that we could continue hoping for a better future? Yeah. When I was vice president, I told you I was working with very young people, diba? And yung mga bata very idealistic. Eh. Parang yung pinaka dream mo for yourself is you want to change the world. So ang lagi ko sa kanilang sinasabi, huwag na kayong managinip na isa-change natin yung mundo. Kasi napaka-limited ng space na binibigay sa atin. So ang ating goal is to fill up whatever space is given to us. Diba? Kasi pag gusto mo pang angkinin yung space ng iba, talaga mafrustrate ka. So ano yung kaya mo? Ano yung space na binibigay sa'yo? Ang pinaka challenge, napuno mo ba yon? Pero how to do that, I think requires a lot of empathy. So, paano, yung lagi ko itong sinasabi sa lahat kong talks, na ang paniniwala ko, empathy is like a spiritual muscle. Na the more you do it, the more you become good at it. Parang yung mga muscles natin, di ba? Pag lalo natin ginagamit, lalo natin napapabuti yon. Yung pinaka-example ko lang, one of the reasons perhaps, sigurado, why hindi ka, pati yung mga young people in the office, hindi na masyadong naapektuhan na nangyayari sa paligid namin, was we gave them a lot of opportunity to immerse themselves in the communities we've been helping. Kasi minsan, sasabihin mo tutulong pero very academic, tumutulong ka from your office, hindi yun pwede. Kasi hindi mo naman nakikita, akala mo, alam mo yung solusyon, pero pag bumaba ka, iba naman pala yung kailangan nila. So kami, we were big on immersion. Kahit yung, kasi sa Office of the Vice President, we had a unit for angat buhay. Advocacy unit yon. Pero sa office namin, yung immersion, hindi limited to that unit. Pati yung mga accounting, pati yung cash division, budget division, pinapa-volunteer namin. Kasi it's one way of understanding what we need to do. So, ang resulta nun, when you immerse yourself on the ground and you see the difficulties being experienced by our people, you realize that suddenly, the noise around you don't matter anymore. Kasi, ito yung tao na nangangailangan ng tulong natin. And you also realize that there is no help that's too small. Kasi kahit konti lang yung itutulong mo, malaking bagay sa tutulungan mo. So pati yung state of mental health ng mga tao na nag-i-immerse on the ground. Paminsan kasi masyadong sarili yung tinitingnan, 'di ba? Nadidepress ako kasi ganito. Pero pag nabuksan yung mata mo sa mga nangangailangan, parang yung problema mo is nothing compared to them. So sa akin, pag tinatanong ako, grabe naman yung ginagawa sa'yo. Paano mo ba yan na TTS? Parang isip ko lang, wala ito compared dun sa pinagdadaanan nila. At least ako nabigyan ng privilege to serve. Hindi ko problema yung pagkain ko araw-araw. Meron akong sasakyan. Meron akong aircon sa bahay. Yung sa kanila, kahit once a day lang nakain, pinoproblema pa nila. Bakit naman ako magko-complain pa? So pag in that context, parang you realize how important you are. Diba?
It is true that perhaps what you're doing is so small that it cannot change the world. But what you're doing can change a person's life. And that in itself is big. Diba? And you realize how important you are in the larger scheme of things. Pero pag tinignan mo kasi yung sarili mong isa ka lang sa napakarami, parang hindi mo na ilalagay yung sarili mo sa pinagdadaanan ng mga taong pinaninilbihan mo. But again, it is something that cannot be taught. It is something that you have to live out. So sa akin, importante. Importante. Hindi ko naman sinasabi na bumaba kayo sa communities, mag-immersion kayo. Pero ang sinapapaalam. Pero ang sinasabi ko lang na you find your place under the sun and realize that whatever power, whatever strength you have will change a life. Kasi pag naramdaman mo yon, parang nakikita mo yung halaga ng sarili. And pag pinagdugtong-dugtong mo yung halaga, malaking bagay na yon. Pero pag iniisip mo kasi na maliit ako compared sa napakalawak na mundo, parang ano ka na, hopeless. Di ba? May mga na nakakausap akong supporters na ano na ba? Grabe na yung nangyayari. Pero ako never ko iniisip na ganun. So ako parati ko lang iniisip, may nangyayari sa labas, bahala na kayo dyan. Basta ako kung ano magagawa ko, in my limited capacity, gagawin ko. Good morning, ma'am. I'm Cheryl. I'm a structural engineer from Singapore. So yung question ko, kasi ngayon narinig namin lahat ng natutuhan nyo from politics and yung experience nyo. And you also mentioned yung mga natutunan nyo from your daughters. Mga natutunan ng daughters, baligtad. Mga natutuhan nyo when you were raising up your daughters. So now, ending this, ano po ma'am yung mga natutuhan nyo from your daughters? Yung mga anak ko kasi mas, siguro ako mas uptight. Mas uptight ako kesa sa kanila. In the sense na mas manang ako, mas... Yung mga anak ko naman pareho sa akin, walang mahiling lumabas, walang... Pero sila parang mas ine-embrace nila yung joy sa life. Ako parang masyado kong dineprive yung sarili ko. In the sense na parang masyado kong seryoso before. Yung mga anak ko ngayon, parang they have learned how to grasp every opportunity that comes their way. Ako noon mas withdrawn eh. Parang mas matatakotin ako noon na, siguro because of my parents also. Parang yung parents ko very conservative. Halimbawa, nung mag-aaral na ako sa UP, ayaw akong payagan. Kung hindi pa ako nag-hunger strike, hindi ako pinayagan kasi natatakot yung tatay ko na maging aktivista ako. Na, nangyari nga. Pero parang, my daughters are not like that. Parang mas hindi sila, cautious naman sila. Pero mas they bring more joy into what they're doing. So ngayon mas siguro ako yung natuto sa kanila noon. So paminsan nakikisakay na din ako sa mga ginagawa nila, about the music that they like, the artists that they follow. Mas ano na ako, mas open ako about it. Pero again, sabi mga parents dito, ang dami naman nating natututunan sa mga bata, di ba? Parang, isa pang natutunan ko siguro, we cannot impose, parang we cannot rear them in the manner that our parents reared us. Kasi they're living in a different world. Paminsan kasi may ganun na mindset, di ba? Maayos akong lumaki, kaya papalakihin ko yung mga anak ko how I was reared by my parents. Ako hindi naman ako ganon. And it, I think it was my, parang my children were the ones who taught me that. Na sayang naman the opportunities kung gusto ko lagi magkakasama kami. Diba? So give them wings as long as yung sinasabi na deeply rooted din yung values nila. Wow, what a session! Thank you so much! I mean, I wish we could extend this further, but you know, we are really deeply honored to have you here today. Thank you so much for making time for us. I think for me, really,
it's so nice and refreshing to have you in this format, right? You know, very candor listening to your stories. And again, I think my personal takeaway is really you were able to take on such a big job, even though you were saying kanina you're not necessarily, it's not necessarily something you deliberately planned for, but because you really worked on yourself, you really worked on your character in the small moments, and it allowed you to really respond again to everything with the best of yourself. So maraming salamat po, Kumare. Thank you.